Boy Multi, ang nagisang trader na gamer pa. Gumagawa nga pala ako ng mga video depende sa mood ko. Isang magandang ani nga pala, mga kamulti. So, kamusta yung farm nyo? Humani na ba kayo? Nag-harvest na ba kayo? Anong balita ngayon? Ano bang update nila? So, medyo matagal yung update natin mga kamulti. Nag-ahanap tayo ng update pero wala pa silang ganong update. Mga kamulti, nga pala, sa mga bagong gusto at naghahanap ng NFT games, okay? NFT games, crap bites, okay? Crap bites mga kamulti, huwag kayo basta-basta maghanap ng NFT games na malaki ang kita. Kasi mostly sa mga NFT games na malaki ang kita, talagang in the end, talagang babagsak yan mga kamulti. So sa una lang malaki kita niyan, pero mauubos ang budget niyan mga kamulti, talagang babagsak at babagsak ang games na yan. So, hanapin nyo yung matatag na mga kamulti, yung matagal ng games na hindi naman ganun kalaki yung kita, at least habang tumatagal, habang nag-i-invest ka, habang tumatagal ka sa laro, lumalaki yung kita mo. Yun yung hanapin mo sa ngayon. Huwag mong hanapin yung profit, yung ROI mo na mabilisan. Hanapin mo kung kailang kakakita ng pangmatagalan. Okay, ito yung games na yun mga kamulti. Tandaan nyo, Crap Bites. Okay, Crap Bites mga kamulti. So, ano bang update nila mga kamulti? Medyo matagal yung ano natin, di ba? Yung last video natin, medyo matagal yung upload ulit natin. So, yun na mga kamulti. Napakaswerte nyo. Yung mga pumatay ng animals nila last time, di ba? So, ano nangyari? Nag 100% ulit yung animals natin mga kamulti. So, talagang bawing-bawi. Bawing-bawi yung mga pumatay ng animals nila, syempre. So, sa mga bumuhay ng animals nila, medyo unfair yun, no? So, medyo lugi sila doon. Kasi, yung iba, nung nakaraan, nagbenta ng feeds. Pinatay na nila yung animals nila. Tapos yung iba, pinakain pa rin nila yung animals nila. Although, alam naman natin na mataas yung presyo ng feeds. So, punta tayo ng barn para makita din natin yung mga presyo. Para makita natin, okay? So, yun na nga. Yung animals natin, back to 100% yung life niya, no? So, ang ginawa ko kasi nung nakaraan talagang, ang pinupull life ko lang talaga sa akin is yung chicken ko. Kasi yung chicken talagang tubong lugaw yung chicken natin, eh. Talagang pangsahog sa lugaw talaga yun, eh. Kaya hindi ko siya ini-skip sa pagpapakain yung chicken natin. So, etong goat ko, at saka yung cow, ni-skip ko yon. Kaya nagulat ako pag ano ko, sabi ko bakit nag-ano agad siya. Yung pala, yung crop bites ano, developer management, okay, crop bite management is ang ginawa nila, binuhay ulit nila kasi maraming nagrereklamo about sa ano. Marami kasing complain about sa crop bites. Okay? Tulad ng ano ba yung mga bug nila ngayon? Yun sa ano, sa withdraw ba o sa may ano, sa deposit. Basta, kasi yung nag-deposit ako nung nakaraan, medyo matagal nga dumating, ano. So, pero dadating naman siya, wala namang problema. Yung sa withdraw naman, yung iba, hindi yata dumarating sa wallet nila, yung wini-withdraw nila. So, nag-aayos yung crap bites, okay, mga kamulti, nag-ayos sila. Hindi lang yun, marami pa siguro silang aayusin kasi mostly yung mga nawalan ng account, eh. Yung mga nag-aabang ng 2FA nila na hindi dumarating. I mean, yung iba kasi nakalimot ng ano, ng password, no? So hindi pa rin nila na re-recover yung ano nila. Tsaka sa ayun na nga, sa support, medyo mabagal yung ano, yung support. So hindi siya masyado maka-reply sa mga complain, ano? Although may ticket number naman na, may ticket number pag may complaint ka, eh. Kasi last time nag-complain ako, may ticket number ako. So sinabi ko na lang dun na i-close na yung ano ko, complaint ko, kasi nga na-open ko na yung account ko. Yung sa akin naman yung problema, kaya hindi ko siya na-open nun, is ano, full na yung ano ko, yung memory sa Gmail. So hindi na ako nakaka-receive ng mga message. So nag-update lang ako. So nag-upgrade lang ako para madagdagan yung ano ko, yung sa yung GB ng ano ko sa Google. Okay. So yun sa akin yung problema noon, wala sa crap bites. So aminado naman tayo, pero kinomplain ko kasi akala ko sa kanila hindi dumarating, eh. So
yung ibang mga nag-complain talaga na nawawala yung ano nila, yung account nila is hindi pa nila nare-retrieve hanggang ngayon. Hindi pa bumabalik kasi nga hindi ko alam kung ano nangyari, ano. Kung ano nangyari sa Crackbytes, bakit hindi nila maayos 'yon, yung mga ganong issue. So, totoong tao naman yung nawalan. Totoong account naman nila yung nandun. So, hindi natin alam. So, sana masolve nila yung issue na yon. At least, para magkaroon tayo ng trust, di ba? So, matagal na yung games. Ang ganda ng games, sa totoo lang. Ayun na nga. Back to 100 na yung health ng animals natin. Balik tayo, ano? So, usapan na to. Ito yun. Ang problema nito is yung mga, ano, nagpakain talaga last time. So yung feeds natin, magkano ba yung presyo niya ngayon? Nasa 2.72. Okay, yung corn feeds natin. Tapos yung milk natin 2.76. So medyo nagkakalapit na naman yung ano nila, no? Yung presyo nila, mga kamulti. So yung ipoproduce ng cow natin, ang P1 cow natin is lugi pa rin. Kung tutuusin, lugi siya kasi 5 to 4 to eh. 5 pakain, 4 ang produce, may 2 tubig pa yan. So, lugi ka. Lugi, di ba mga kamulti? Kasi 5 pakain, magkano lang yung ano nila, agwat nila, oh, sa ano, sa corn feeds at saka sa ano, konti lang. Oh, 0.272 CBX. Tapos yung produce, yung ano niya, 4 CBX lang mga kamulti, eh may babayaran ka pang 2 tubig dun. Tama? Eh, magkano rin ang ano, tubig, di ba? Although TRX pa lang siya. Lugi ka pa? Hindi, lugi talaga eh. Lugi pa rin eh. Kahit anong gawin mo eh. So sa mga bagong papasok, yung mga bagong papasok sa games, so, magtataka sila. So, sabihin din iba siguro, lugi naman yung ano, laro na to. Bakit may mga naglalaro pa rin? Kasi papakainin ko ng ganito, 5 feeds, tapos ang itutubo ko lang is 4 na milk. So lugi, 'di ba? Lahat ba ganun? Hindi naman lahat ng animals ganun, 'di ba? So katulad nito, yung sinasabi ko nga, itong P1 hen natin, okay. Lagi kong pinapakain yan ito dahil nga nagpost sila sa health. So hindi mababawasan yung life ng animals mo kahit hindi mo sila pakainin. Hindi ko na muna pinakain tong goat ko at saka itong cow kasi malakas sila sana eh sa pagkain. Siguro itong goat pwede pa pakainin eh. Pwede pa. Pero itong cow talaga wala talagang pag-asa to. So ang pinapakain ko lang sa ngayon is yung ano natin, strategy ko ngayon na yung eto lang, yung chicken lang. Kasi yung chicken talagang tubo talaga yung chicken natin mga kamulti. Ayan o. At saka madami yung chicken din natin. Ilan ba to? 13. 13 yung chicken natin mga kamulti. Kasama na yung ano, yung eager natin na isa. Yung mga gusto nga pala mag-invest ngayon, napakaganda no. Kasi bagsak talaga yung presyo niya. So bagsak yung market ng Crackbytes. Ito na yung time na bumili kayo ng mga animals na lalong-lalo na tong mga ano, tong eager na to. Nasa TRX pa lang siya. Bili kayo niyan, napakaganda bumili ngayon niyan kasi talagang pagtagal sila pa talaga yung ano, ha, yung mabababang ano na yan, animals na yan, yung mga mura. Sila pa talaga yung magpa-profit pagtagal. Okay. So, kung may pera naman kayo, kuha kayo ng isa pag-akyat. Kung hindi niyo kaya pakainin, benta niyo. O, diba? At least kumita kayo. Habang nasa inyo siya, ang itlog siya, so, nagkakaroon kayo ng profit sa itlog niya. Okay? So, pag tumaas siya, ibenta nyo ulit. O, di nagka-profit na naman kayo. Ganun lang yan, mga kamulti. Sa mga bagong papasok nga pala, kung nagtatanong kayo, paano ba i-balance yung farm? Okay? So, yung pag-balance naman ng farm, parang real life lang naman to, mga kamulti. Kung magaling ka mag-budget, no? Kung talagang, ano ka, magaling ka sa budgetan talaga ng pera para sa itong games na ito mga kamulti. Pero kung naboboring ka sa mga gantong games, mabilis lang kasi yung games na ito eh. 2 to 3 minutes tapos na ito kahit na bata eh. Kasi tap 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 lang ang laro na ito mga kamulti. Yun lang, ganun ganun lang yung laro na ito. Ayun, oh. Pindutin mo lang yan. Tapos ipid mo lang siya. Ito, feed. O, diba? Ito, feed. Yan, ganun lang. Ako kasi hindi ko muna siya pinapakain kasi nire-ready ko sila kasi wala akong masyadong pakain. Wala akong corn.
Wala akong corn feeds. Ang corn feeds ko lang is 115 lang. So kunin na natin tong pagkakataon na to na pinost nila yung health ng animals nila. So papakainin ko lang yung chicken lang. Okay? Kasi habang nag-iipon ako, pag nag-ready na ulit sila, may laban na tayo. Siguro pag update nito, pagbalik ng health nito, baka yung ilabas na rin nila yung ano, no? Yung friendly user na health bar na sinasabi nila, no? So wala pang pangalan yung friendly user na health bar na yun, mga kamulti. Ano ba yung sinasabi ni Mr. Sandeep Kumar na friendly user health bar dati? Dati pa, tagal lang ano nun, hanggang ngayon di pa nalalabas. Pero siguro, baka pagkatapos ng update nila na yan, yan nga yung pinost nila yung animals, so baka pwede mo na, yun na nga yung rumor nga na pwede mong ilagay sa shed, ibalik sa barn, okay? Balik mo sa barn yung mga animals mo, di ba? Yun yung inaano nila. Siguro anong tawag, ano pwede itawag doon? Itawag mo na lang doon siguro sleep mode. Sleep mode mo na lang yung ano, yung mga animals, okay? Pag papakainin mo, ibalik mo naman dito sa may ano mo, sa farm, sa dito sa shed niya. Siguro tawagin mo na lang ano, feed mode. Yun na yun. O, di ba? Pag-isip ka ba ng pangalan ng ano? Mahaba-haba na ano. Yun na yun, feed mode tsaka ano. Sleep mode. Sleep mode mo siya, balik mo siya dun sa may ano mo, sa may barn mo, tapos pagpapakainin mo, ibalik mo siya shed, feed mode mo na. O, di ba? Ganun lang yun. Yun lang yung pinakamagandang term nun. Wala nang iba. Okay. Yun yung isa sa magiging magandang update, no? So, syempre, may, ano yan, may kapalit yan, mga kamulti. Hindi natin alam kung ano magiging impact yan. Kasi, pag nilagay na natin yan sa, ano, binalik natin yan sa barn natin, syempre, marami magtatanim. Syempre, puro corn pigs yung mga, ano, di ba? Ang tendency niyan, sigurado, 100%, katulad nung nakaraan, di ba? Ang dami nagpatay ng animals nila. So, nagtanim. Napansin nyo, nagmahal yung ano, yung milk at saka yung egg, yung pinuproduce. Nagmahal, di ba? Oh, nagmahal. So, ang malas ng mga pumatay, di ba? Sabi ko, tumataas na yung mga milk at saka ano, kasi ang dami pumatay. So, yun yung, ganun din ang mangyayari niyan, mga kamulti. Once na in-sleep mode mo yan, binalik mo sa barn mo, yung mga egg magmamahalan. So, ibig sabihin yung corn babagsak. Okay? So, ang tendency niyan, yung mga papatay na naman ng animals nila, mag-iisip, ba't nila pinatay yung animals nila? Magsisisi kayo, mga kamulti, tandaan niyo yan. Kaya kung ako sa inyo, kung kaya niyo naman, okay. Kasi iniisip ng iba, about dun sa may ano sa corn feeds eh. Sabihin nila, ang wala talaga, lugi talaga. Kahit naman, kahit ako, yun din ang iniisip ko nung una. Pero ang iniisip ko na lang, binili ko siya seeds. TRX lang siya, 0.200 TRX, okay? Nung binili ko siya seeds, tinanim ko lang siya. Nagantay lang ako ng isang araw at ano, 12 hours dyan, mga kamulti. Yun lang yung nilaban ko dyan. Pagtubo niya, naging corn feeds, dun siya nagmahal. So, araw lang tayo nalugi dyan, mga kamulti. Pero binili mo siya, 0.200 TRX. Kung balance yung farm mo, napakatindi niyan. Pakainin mo yung goat at saka yung cow mo, walang problema. Kasi napakaganda, balance yung farm mo eh. So, di ba? Kahit iisipin mo, lugi ako sa pakain, balance naman siya, hindi ka lugi kasi nangingitlog, naggagatas naman siya. Antayin mo, tumaas yung egg at saka yung milk. 100% tiba-tiba ka niyan, mga kamulti. So, sa mga nagtatanong, yung mga bagong papasok, kamulti, paano ko ba ibabalance yung farm ko? Okay, so ang matindi niyan, mga kamulti, ang labanan kasi talaga dito kung paano mo i-balance, kung paano, kung gaano ka kagaling mag-budget dito, mga kamulti. Yun yung labanan dito. So, depende sa iyo eh. Okay? Depende sa iyo kung paano yung diskarte mo. Okay, kung paano mo i-balance yung farm mo. Paano ba ako kikita dito, mga kamulti? Ayan na naman, mga kamulti. Depende rin sa iyo kung paano ka kikita dito kasi pwede kang kumita ng malaki dito, pwede kang kumita. Depende sa kung paano yung strategy mo. Kung parehas yung ilalagay nating pera. Ako kasi more on trade ako eh. Trade talaga yung ginagawa ko. Trading, mga kamulti, kung nakita nyo yung strategy ko ng trading, baka sabihin nyo, uy, kamulti, intindi ah. Ayos yan ah. O, di ba? Kasi mostly sa mga player, ganun naman na din ang ginagawa nila. Swing sila. Pero minsan, pag katulad nito, saan na ba yun? Example ko sa inyo, okay.
Tignan nyo kung gano'ng karami yung ano ko, fruit feeds ko mga kamulti. Silipin nyo yung fruit feeds ko. Meron tayong ano, total na 1,577 na fruit feeds. Mga kamulti, yung pakain yan, every Sunday, isa-isa lang. Kung nakikita nyo, yung bentahan ng fruit feeds sa market, ako yung sumisingit doon. Ako yung nandun sa sell, ako yung nandun sa buy. Nagets nyo mga kamulti? Nagets nyo yung strategy ko? Ako yung nagbebenta sa taas, ako din yung bumibili sa ibaba. Nagets mo? So yung bibilihin mo sa akin, yung ibinibenta ko sa akin. Okay. Pero hindi, alam ka naman, bilihin ko yung binibenta ko. Siyempre, hindi, di ba? Yan yung strategy natin, mga multi. Kung marami naman, paglaruan mo. Paglaruan mo yung market. Tapos, pag natulog ka, mabitawan mo siya. May ita mo, uy, tumaas na. Uy, bumaba. O, di ba? Ganun lang yon. So, ang dami kong fruit feeds, mga multi. Marami rin tayong water. Ganun din ginagawa ko sa water. Same lang. Nagaganon ako sa water. Ako yung nandun sa bay. Ako yung nasa sale. Same lang. Maya makita mo yan, mga kamulti, ang bilis niyan. Maya maya, oh, may bibili na. Oh, may umaagaw ng pwesto ko. Bagsakan ko na naman ang panibago. As long as alam ko, nakikita ko. Kahit sa konting halaga. Kahit ilang ano lang yan, ilang pirasong PRX lang yung kikitain ko dyan. Walang problema. As long as ako lang yung nandodon. Parang ako lang lagi yung nandodon. Ako yung binibili, ako yung nagbibenta. So, ako lang yung nag-ano, kahit maliit na halaga sa isang araw, pag pinagsama-sama mo yan sa loob ng isang buwan, malaki yan mga kamuldi. Sa totoo lang yung mga newbie dito, di ba? Yung mga bago. Ang liit naman ang kita dito. Oh, maliit. Maliit talaga. Lalo na pag newbie ka, nakaka-boring nga. Eh, sobrang boring nga nitong laro natin. Lalo na kung wala ka sa trading, kung hindi ka magte-trade. Ang buhay kasi nito sa ngayon, nasa trading eh. Tandaan nyo, nasa trading. Ang maganda rito talaga sa games na to, hindi sila nagmamadali. Kaya huwag nyo ring madaliin yung update nila. Pansinin nyo yung ano ah, ano bang games yun? Farmer's World ba yun? Farmer's World, no? Tama ba? Laki ng kita doon. Balita ko, laki ng kita doon. Pansinin nyo yung mga YouTuber kung ano yung mga mostly na mapapanood nyo sa YouTube ng ano, Farmer's World. Okay, pansinin nyo mga kamulti, hindi lang Farmer's World, marami kasing lumalabas ng mga ano eh, yung mga gantong games eh, mga parang Farmville na dating na games, maraming lumalabas. Pero pansinin nyo sila mga kamulti, paglabas nila, mga ilang buwan lang, sarado talaga sila mga kamulti, bagsak talaga sila. Kasi yung update nila mga kamulti, alam mo yun? Pam! Isang biglaan. Ang bigat nun mga kamulti. Kumbaga, yung mga unang papasok talagang kikita. Siguro mga after 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Mapansin mo, naglalaylo yung games, no? Tapos nagkakahirapan na sa ano. Tapos bumabagsak yung token nila. Kasi nga, bigla ang update sila ng isang magandahang update. Hindi katulad ng Crapbytes. Kung naabutan nyo to, talagang yung ano nga nito, yung graphics nga nito, napakapangit eh. Sobrang pangit talaga eh. Kaya nga pag inaalok ko nga to eh, tignan mo itong nilalaro ko, ang ganda. Gaganon ko sa mga kasamahan ko o kaya sa mga kakilala ko. Ang pangit naman ng graphics yan, ba't ganyan yan? Parang hindi naman talaga kapanipaniwalang kikita kapag ganon ng graphics. Ano? Nung ano pa siya, yung dating graphics na 2D ba yun? Yung una, napakapangit naman talaga. Tapos yung nagdidilig, kung makita nyo si Kamulti, yung lalaki na yan, oh. Kung makita nyo yan dati, lumalampas pa yan sa didiligan niya. Tumapag-tumakbo yan, matindi yan. Okay. Ang pangit talaga. Wala talaga maniniwala sa games. Pero, successful, di ba? Kasi, hindi sila nagmadali. Okay? Hindi sila nagmamadali sa update nila. Talagang kinukonti-konti nila. Makikita mo, kahit ganun, tumagal yung games, di ba? 4 years na to sa April. Tandaan nyo mga kamulti, 4 years na to sa April. Hindi natin alam kung may update ba sila sa April or may ilalabas ba silang bago o may maganda ba yung magiging ano nila. Kung may ilalabas ba silang mga pack, okay, mga isesell ba sila. Pero tingin ko wala sa ngayon kasi ang dami nilang nilabas nung nakaraan. So, dumami yung mga trees, dumami yung mga ano. Kailangan kasi balance din yan mga kamulti. Hindi mo pwedeng ilabas na labas ka lang ng labas na maraming landcrap, maraming well. Ilan yung player? Ilan yung naglalaro? Kailangan i-balance mo din yan. Kasi, kung hindi mo yan i-balance, kung labas ka lang ng labas ng well, uy, ang mura na masyado ng tubig nito kung sobrang dami ni ng well. Kaya
Kaya 100% pinag-iisipan, pinag-aanuhan din nila yan kung may ilalabas sila o ano. Oh, sa ngayon, nakaswerte tayo kasi nakakuha tayo ng well. Hindi natin alam kung maglalabas pa ba sila niyan. So sana kung maglalabas sila, ihanda na nila sa 4 years anniversary nila, ano. So mag-ano sila. Pero tingin ko sa dami nung nilabas nila nung nakaraan, hindi ko sure kung magbibigay pa talaga sila nito, baka hindi na sila magbigay. Kaya nung nagkaroon talaga ng promo, sabi ko nga sa inyo, pag nagkaroon ng promo, huwag kayong mag-alinlangan kasi bihira yan mga kamulti. Tignan nyo yung nilabas nila nung nakaraan, may bilang. Okay, meron pang natitirang ganto, ganto na lang yung natitira, tapos biglang mawawala na. Nagets nyo? Kasi nga, kailangan may bilang yan para mabalance din nila yung laro. Hindi sila pwede bagsak lang ng bagsak kung ilan yung ano, yung... Hindi yan magkakasing rami, okay? Hindi magkakasing rami. May konti talaga dyan para... Pansinin nyo mga kamulti, ah. Sa games, parang talagang totoong buhay yung nandito talaga. Totoong-totoo. Actually, itong ginawa nila na ano, na friendly user na health bar, yung gagawin nila. Na friendly user na health bar, na sleep, ano, parang pangit din para sa akin, eh. Either pwede ka naman magbawas ng ano, ng... pakain or bawasan mo yung pinoproduce. 'Di ba? Sabihin ay ang liit lang ang kinikita natin, bilibawasan pa yung ibuproduce ng animals. Pero at least nabuhay mo sila, 'di ba? 'Yun yung mahalaga doon, nabuhay mo sila. Tapos kung i-sleep mode mo naman din sila, edi hindi rin sila magpo-produce. So, ang mangyayari nito is unbalanced na naman din kasi mawawalan ng ano, ng mga magpapakain. So dadami yung corn pigs or dadami yung fruit pigs, pero mura siya. Yun yung magiging impact nun mga kamulti. So tignan natin kung ano yung mga susunod na update nila, no. Sana kung ilabas nila yung ano, yung magmalaking tulong yun, eh, sa mga hindi balance yung farm nila. Talagang maganda rin yun kasi nga makakapili ka, kung gusto mo magtanim, magtanim ka lang. Yun lang yun, di ba? So, laking tulong sa iba yun. Kasi yun sa akin, balance yung farm ko. Ang problema, yung ano, yung grinding natin, mga kamulti. Sino ba yung ito? Sa mill. Mali pa yung pinuntahan. Okay. Punta tayo sa ano. Basta pag nag-harvest kayo, mga kamulti, wag na wag nyong kakalimutan. Ipag-grind nyo agad. Pamil nyo agad, pag-grind. Eto, ayan o, oh, tingnan mo. Meron pang 5 hours, tapos 4 hours. Okay, pag mag-new grinding ka, wala na pala. Papakita ko sana sigurado, may 1 day, 2 days na naman doon, mga kamulti. Ganun eh, so matagal siya. So kung sakto lang talaga yung pakain mo, kukulangin ka kung wala kang konting budget na pambili ng pagkain or pang backup kung wala kang ano. Kasi sa tagal talaga ng ano na, ng gilingan. Haba ng pila ng gilingan, tapos, yun na nga, tumatagal ng isang araw, dalawang araw. Kung mag-harvest ka dito ng isang araw at 12 hours, tapos magtatagal ka dun ng ano, ng ano pa, 2 days pa. So, bali 3 days. Eh, kung sakto lang yung pakain mo, ang tagal. Wala kang ipapakain talaga kung talagang inaano mo. Yung balance naman yung farm ko, pero matagal sa gilingan. Yun yun, di ba? So, dapat may konti kang budget. Isipin mo rin, kaya nga sabi ko, dapat magaling ka mag-budget. O, di ba? Hindi porket balance yung farm mo, balance, nag-aano siya, talagang cycle lang yung ginagawa mo, is okay na. Kasi may aberya na mangyayari dito, hindi mo malalaman. Kasi nga, yung ano natin, yung gilingan natin, may 1 day, may 2 days. Yun yung mabigat, di ba? So, matatagalan yung dating ng pagkain mo bago magawa. So, wala ka rin ipapakain kung balance nga siya. Di ba? Kaya dapat lagi ka may sobra. Yun na, ano pa bang mga naisulat ko dito mga kamulti? Ah, okay. So, yun na nga, no? Yun sa, balik sa 100% yung life ng animals natin. Yung lugi dito, yung mga nagpakain, yun nga yung sinasabi ko kanina, lugi. Sila yung ano rito, parang, kahit ako eh, nagpakain ako eh. Pinakain ko eh. Minimaintain ko yung life niya na wag bumaba ng 80%. Sa mga newbie, wag niyong pababain ng 80%, okay? Kasi pag bumaba siya ng 80% pababa, hindi na siya magpo-produce. Okay, namamatay yan.
mamatay yan. Di na siya magpo-produce mga kamulti, lalong-lalo na pag ano, Sunday. Nako po, Sunday hindi niyo siya pinakain. Nako, 10% agad ang bawas niyan mga kamulti. Sa 10%, alam ko 20 days 'yon ang kapalit noon. Sa Monday to Saturday naman is 5%. 5% 10 days 'yon. Yun yung pagkakaalam ko, ah. Correct me if I'm wrong na lang. Sa lahat ng mga nanonood diyan, salamat agad. Okay. Ano pa ba yung mga napansin natin? Sana sa susunod ano yung mga wala na pala, magkakaroon na pala ng ano. Magkakaroon na pala ng sleep mode at saka ng feed mode, ibabalik na pala sa ano yan, sa barn. So, wala na mangyayaring mamamatayan dito ngayon. Kung meron man at may mamamatay pa rin kaya pag hindi mo na ibalik. Ang tanong ano, siguro mamamatay siya. So, wala na tayong magagawa doon, ano. Sana wala nang balikan ng life yan, ha. Pag ano, ha. Pag nabawasan yung life mo, namatay, tapos ano, hindi mo na ilagay dun, na ibalik na sleep mode, hindi mo na ibalik sa farm, kasalanan mo na yan mga kamulti. So wala nang buhayan yan. Siguro ngayon binuhay pa nung ano, nung may-ari, kasi mabait-bait, kasi gusto iayos, ano. So napakaswerte nyo, yung mga pumatay ng animals, sobrang swerte nyo. Ito pang ibang nakita natin dito sa difficulty level mga kamulti. Nagtataka ako, ano? Sa difficulty level natin mga kamulti, marami pa rin nagpapalit dito. Sa ano? Sa marami pa rin nagko-convert ng ano nila, ng animal extract nila dito. Mga kamulti, huwag kayong makulit. Huwag kayong makulit, ano? Yan ano, paggagalitan na naman kayo. Pero nasa inyo yan, bahala kayo. Kung gusto nyo bang malugi, ipalit nyo rito. Mas mahal doon, eh. Mas mahal sa may market. Doon ka sa ano, sa magpalit sa stock market nito. Okay, doon ka magpalit mga kamuldi. Ayan, may market tayo, eh. Oh, yung mga hindi nakakalam ng market, ayan, oh, may market dyan, oh. Doon ang bentahan. Okay, at saka bilihan. Doon yun mga kamuldi. Doon ka magbenta, mas mahal. Promise, mas mahal doon. Pinakita ko na sa inyo nung nakaraan, di ba? Tingnan nyo. Meron tayong milk na 474 dito. Okay, tapos 800 na egg. Pag dito ko ipapalit yan, ang laking lugi ko. Pero pag doon ko ibibenta yan, ang laki ng kita ko. Okay, hindi ko, nagtataka ko, eh. Paano nangyari? Bakit may mga nagpapalit pa rin dito, eh? So, ano bang rumor mga kamulti? Bababa talaga to. Bababa naman to, as long as walang nagpapalit. Bakit? Katulad sa market. Sa real market tayo, okay. Basta marami nag-hold, lumilipad yan mga kamulti. Tapos bumibili lang sila, puro buy ang ginagawa nila. Tapos hold lang yung iba, wala nagbebenta. Lipad yan mga kamulti, 100% lipad yung ano niyan, yung asset niyan. Sa real market yun, ha? Pag mostly kasi hindi ako bihira na rin kasi ako mag-trade dito, eh. Talagang mostly nag-aano lang ako dito. De-trade kasi ako sa eToro mga kamulti. So, ano pa ba nakita natin? Yung mga bagong papasok, tandaan nyo, wag muna kayo, i-hold nyo yung ano, yung mga asset na pinoproduce ng animals nyo. Okay, yung extract. I-hold nyo yung mga extract na pinoproduce ng animals nyo. Ayan, nakalagay naman niya kung ano-ano yan, diba? So, sa ngayon, meron pa lang tayong milk at saka egg. Ano bang ibig mong sabihin i-hold, kamulti? Ibig ko sabihin, huwag ka magpalit dito. Huwag mo i-convert dito. Ayan. Kung gusto mo magbenta, dun ka sa marketplace. Okay? Pinakita ko naman, ayan yung marketplace, oh. Pindutin mo lang yan, pupunta ka na ron. Nandudun lahat yan, mga kamulti. Dun ka magpalit. Okay, huwag na matigas ulo. Para makikita mo yan. Either maging hindi natin alam kung magdediretso yan ng ano, 0.5 ang mangyayari dyan mga kamulti, 0.5. So half ng 1 yon mga kamulti. Or tingin ko baka mag-ano muna 0.9, 0.8 bago mag 0.5, ano? So hindi natin sure kung ano mangyayari kasi hindi natin alam kung may nagpapalit pa ba dito. Hindi natin ano, eh, hindi natin hawak yan, eh, kasi sa inyo yan, eh. Yung itlog, yung mga ano niyan, mga extract na nandiyan diyan. Sa inyo yan, eh, nasa sa inyo. So
alam nyo kung ano natin yung nakaraan, yung gameplay nung dati. Yung laro nung dati kasi ang hirap mag-hold. Bakit? Kasi hindi nabebenta yung mga napoproduce ng animals mo. Yung mga extract nila, hindi yan nabibenta dati. Kaya, kada mag-ano kami, mga YouTuber, kada mag-YouTube, maggagawa kami ng content is, isinisingit ko yan sa totoo lang. Reminders nga pala, mga kamuldi, okay. Nasabi kong ganun na i-hold nyo yung mga pinoproduce ng animals nyo. Huwag nyong ipalit para sa susunod, next week, every Sunday kasi palitan yan mga kamuldi. So para next week is, bumaba siya. Pagbaba, sabay-sabay tayo magpalit. O huwag i-hold nyo muna kasi mahirap, di ba? Ngayon, andali kasi may hold mo talaga siya kasi nga may bentahan sa market, okay? Doon ka magbenta sa market. Oh, 'di ba? Andali ngayon eh. So kahit hindi ko nasabihin na i-hold niyo yung asset niyo. Siguro kung talagang naglaro ka na, may idea ka na, 'di ba? May idea ka na doon ka magbebenta. Okay, doon ka magpapalit. Hindi dito. Okay. So, 'yun na nga sa mga bagong papasok. May nagtanong nga pala sa akin saan ba pwede bilhin yung Kalimutan ko yung pangalan niya eh. May nagtanong sa akin kanina eh. Saan daw pwede bilhin yung mga pack? Andito lang. Punta ka lang ng shop. Lahat ng gusto mong bilhin, okay? Ayan, punta ka shop. Punta ka ng shop. Ayan, nakalagay naman dyan. May trending dyan. Trending, okay? Ayan yung mga tumaas ngayon. O, diba? Green yung market natin, mga kamuldi. Green. O, diba? Ba? Ang ganda. O, diba? Dati pulang-pula yan lahat. Ngayon, green. O, diba? So, ang maganda rito mga kamulti, hindi siya ganun bumaba na talaga ng sobrang baba. Okay. So, talagang maganda yung games. Kikita at kikita ka dito pagtagal mga kamulti. Ito yun yung pack. Okay, yung naghahanap ng pack. Ito, dito mo siya mabibili. Yung mga bagong papasok, baka isipin nyo, 1,000 CBX, pag binili ko ba to? Malaki kikitain ko. Kasi 1,000 CBX, ang daming animals. Mga kamulti, mag-research ka muna bago ka magbitaw ng pera mo. Sabi ko nga sa inyo, gamitin nyo yung 1 week trial nyo. Huwag kayo basta-basta pumasok dito sa games nang hindi nyo ni-research yung laro, mga kamulti. Kasi baka pagtagal, naka-for sale na yung nyo, account nyo. Tapos, bili kayo ng bili. Okay. Ayan, mas mura to ha, 120 CBX. Meron na akong bilihin ko na to. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga kamulti. Ay, nako po. Huwag kayo magtanong. Minsan, aralin nyo rin mag-isa nyo. Magtanong kayo, kung masagot kayo, may masagot ng maganda is, ang swerte nyo, baka mamaya yung tinanongan nyo, sisihan nyo pa. Sisihin nyo pa, okay? Na ganyan, okay? So, mas maganda, mag-research ka na lang ng sarili mo kasi pera mo yan mga kamulti. Hindi namin yan, wala kaming dyan. Wala akong pakialam dyan. O sige, bilihin mo kung anong gusto mong bilihin. Wala akong pakialam sa'yo. Pera mo yan. Kung tatanungin mo ako kung sa akin, syempre yung large pack lang muna unahin ko dyan. Yung natira mong pera, i-trade mo na lang. Okay. Pwede naman, depende naman sa'yo. Kung may pera ka talaga, bilihin mo yung tatlong na yan. Small, medium, large na yan. Nasa sa'yo Okay, nasa sa'yo. Paano mo ibabalance yung farm mo? Sabi ko nga sa'yo, ang game na to is, kung magaling ka mag-budget, nasa sa'yo yan. Okay? Pagtagal, ikaw na rin makaka-discover kung ano yung gagawin mo dito mga kamulti. Kung ano yung maganda sa games, okay? Nasa sa'yo na yan, nasa discarte mo na yan mga kamulti. So, pagtagal, marirealize mo, ganto pala. Lalo na pumasok ka sa mga kamulti, sa mga newbie, pasok kayo sa mga group. Okay. Shoutout sa group ko, Cryptic Menaces. Okay. Shoutout kay Proud Pinoy. Okay. Pwede kayo magtanong dyan. Mga matatagal na yan. Mga nandyan sa kay Sir Rickster sa namin. Sa Cryptic Menace. Shoutout din sa'yo. Hindi kasi ako masyadong active doon. Pero tumitingin ako doon mga kamulti kasi minsan may mga problema doon na pwede mong mabasa. Pwede yun, doon tayo nakuha ng mga idea. Ano ba pwede nating i-content ngayon? Okay, kumukuha tayo ng konting idea sa kanila kasi nga mas marami silang alam kaysa sa atin kasi bago pa lang din tayo. So
marami, marami silang may share sa atin. Kaya pumasok kayo doon kasi ang may isa-suggest ko, kung gusto nyo at wala naman kayo masyadong budget, meron tayong ano doon, may mga palaro sila doon. Okay? May mga laro doon na magganyan ka, may papagawa sila, gawin mo lang. Kasi pag nanalo yung ano nila, meron ka rin yata eh. Meron, sa totoo lang, wala pa ako nakukuha doon kasi hindi nga ako active. Hindi ako active doon. Pero minsan binibisita ko sila doon. Ano pa ba yung mga pwede nating ano rito sa medyo mahaba yung video natin mga kamulti, wala tayong update eh, ano. So kwentuhan lang tsaka yung mga konting idea. So bigay tayo ng konting idea. Nga pala, marami nagtatanong, marami nagsasuggest. Gusto kasi nila sa ano eh, mailabas yung token natin na CBX sa ano, sa Binance. Boom. Pag napunta to ng Binance, ang laking ano nun, mga kamulti, exchange nun. So, big time to. One time big time tong ano, tong crop bites, mga kamulti. So, tsaka mas maraming papasok kasi maraming may account ng crop bites na Pilipino. So, mas madadalian sila kung papasok sila dito. May pera na sila. Uy, wala nang paligoy-ligoy. May pera ako sa Binance. Bili tayo. Marami tayong mapapasok dito pag napunta to ng Binance, tong CBX na to, mga kamulti. Tsaka yung ano, para sa akin siguro itong ano, itong TRX na to, okay pa to eh. Para sa akin siguro, dyan muna yan. Kasi, hindi natin alam kung ano mangyayari kung mawawala yung TRX, kung kaya na ba talaga natin. Kasi CBX, baby pa eh. Okay, kaya naman siguro kasi may games, tsaka marami ng mga ano, maraming may hawak din na token. Okay, tsaka may mga ano na tayo, meron tayong mga investor dyan. Okay, ang problema pag tinanggal nila yung Tron, okay, hindi natin sure kung ano mangyayari dito sa crop bites, kaya kinokonti-konti nila to mga kamulti. Huwag nyo rin madaliin, sayang kasi. Yun na nga sinasabi ko, once na minadali mo yung isang bagay is bumabagsak yan. Katulad ng mga bagong NFT na lumalabas ngayon, ang dami talaga. So, nararag pull sila mga kamulti. Gusto nyo ba mangyari yon? Ang ganda na netong games, tagal na neto. So, talagang ibig sabihin, yung mga pinlano nila is effective. Okay mga kamulti, kasi dumadami yung naglalaro ngayon. Dami nang pumapasok na bagong player ngayon mga kamulti. So, mostly sa mga pumapasok na bagong player ngayon, marami ring nahahatak yan mga kamulti, kaya dumadami talaga tayo dito. So hindi magtatagal, mga isang taon pa, dalawang taon, talagang dami na naglalaro nito. So ibig sabihin magmamahal talaga lahat ng asset dito mga kamulti. So pag nagmahal yung asset dito, ang swerte mo nauna ka. Lalong lalo na hindi pa sila masyado nag-a-update, pa konti-konti tapos inabuta may update nila, ang saya di ba? Katulad nung nakaraan kami, di ba, nung TRX, umabot kami. TRX pa yung mga ano neto dati. Yung mga pack neto, okay? Dati TRX lang 'yan. Ang mura, di ba? Kung i-compare mo ngayon, di ba? Kung iaano mo siya ngayon sa presyo nung nakaraan, mas mura dati. So ang maganda pa niyan, nabili ulit namin yung pack ngayon nung CBX pa siya. So sa mga hindi pa nakakabili nung ngayon, yung mga TRX dati na hindi pa bumibili ng CBX ngayon na pack, mag-isip na kayo. Okay, pag-isipan nyo na yan, bilihin nyo na yan agad mga kamulti hanggat hindi pa nila iniisip na ano yun, na i-update yung mga ganong bagay. Kasi sa totoo lang, isang beses lang talaga natin pwede bilihin to. Once na pumasok tayo, isang beses ka lang pwede bumili ng small, medium at saka large. Pero tayo, dahil TRX dati, nabili natin, tas nabili ulit natin kasi CBX na siya. Pero tingin mo ba pang matagalan yun? Baka i-update niya agad yan mga kamuldi. Pag in-update niya, hindi mo pa nabibili, baka magsisi ka. Sabihin mo, ay in-update nila, ba't hindi na ako nakakabili? Sana pala binili ko dati. O diba? So, huwag ka na mag-isip. Bilihin mo na, lalong-lalo na yung large pack mga kamulti. Yan ang una mong pag-ipunan, yung large pack. Okay? Kung may mga animals ka, benta mo muna, kuhanin mo yung large pack. Kasi hindi mo alam yung susunod na update ko, anong mangyayari. Baka mamaya, hindi mo na mabili yan. Okay? Nilabas lang naman nila yung mga, ano nito, itong mga pack na to.
affordable para sa mga bagong papasok na player, okay? Para sa atin. Nilabas nila yan, hindi dahil para lang may mga ano, may mga parang promotion sila. Pagtagal baka tanggalin yan mga kamulti. Okay? Pagtagal baka tanggalin yan. Yung mga small pack, medium pack, large pack. Pag sobrang dami na nang naglalaro, tapos talagang kilalang-kilala na yung crap bites, pwede nilang tanggalin yan. Mag-start ka, bahala ka sa buhay mo, bumili ka kung may pera ka. Buhay na yung crap bites eh. Ang dami ng player. O, diba? Ang swerte nyo, kasi that time, 100%, pag tinanggal nila yan, sigurado, nabibenta na yan. Okay. Pag na-start na nabenta yan, yung chicken mo na yan, na 50 TRX, tingin mo ba hindi aangat yan? Mga kamulti, napakababa na ng magiging presyo na 1,000 TRX yung isang pirasong chicken mo na yan. Tulad nung eager ngayon, di ba? Nagwa 1,000, 1,200 siya dati. Yung price niya. Ngayon, bumaba na naman, nasa 700 plus 760 ba yan? So, yung mga gustong bumili at mag-invest, pagkakataon nyo, bilhin nyo yun. Napakaganda nun, mga kamulti. Tandaan nyo, yung egg at saka milk, mababa sa ngayon yan, ha? Pero pagtagal, pag naging 1CBX ang isang piraso niya, nako po, sabihin nyo, napakaswerte nyo, bumili kayo ng eager nun. Okay. So, wala na tayong ibang ma-update dito, okay? Yun lang naman. So, yun lang yung mga gusto kong i-share sa inyo, okay? Ninakit ba yan, mga kamulti? Wala akong ma-share eh. So, nagbigay tayo ng konting ano, no? Konting pwedeng pag-usapan. So, maraming salamat nga pala sa mga tumambay, okay? Sa mga tumapos ng video. Gamitin nyo nga pala yung referral code. Okay, referral code niya, ano? Shoutout na rin sa'yo kay Binigno Aquino. Shoutout na sa'yo kasi last time sabi niya, kamulti, paggamit nung referral code ko. So, gamitin natin yung referral code niya. Lagay natin dito, okay? Gamitin niyo yung referral code ni Binigno Aquino. Lalong-lalo na yung mga bagong papasok sa games. Yung mga gusto mag-invest, tandaan nyo, gamitin niyo yung 1 week trial, okay? Pag nagustuhan niyo yung games, continue kayo, okay? Kasi, tested yung games, mga kamulti. Talagang 4 years. Matibay to, mga kamulti, matibay. Hindi to rug pull, mga kamulti. Walang rug pull dito. Crap bites to, tandaan mo. Yung kita mo dito, ganun, no? Lockdown. Konti-konti. Pero, tignan mo yung asset natin. Dati, sabi ko, uy, magkano na yung kinikita ko dito? So, magkano lang? So, 15, 20, 30, 50 pesos a day. So, tignan mo. Mga kamulti, yung kita ko na monthly nito nasa ano na to, nasa 5,000 pesos na to. Nilalaro ko lang siya 2 minutes a day. Ganun lang kadali. So lalaki at lalaki yung asset mo as long as may pera ka, invest mo. Magtiwala ka lang sa laro, mga kamulti. Tiwala lang na magtatagal pa talaga to matagal talaga, hindi na siguro to mamamatay itong laro na to, hanggang pa-update na sila ng pa-update, kasi talagang perfect yung timing nila eh, na konti-konti yung update nila, hindi nila binibigla, lalong-lalo na yung ano, yung PVP nito, wag nyo munang ilabas siguro kung para sa akin, ha? Kasi una sa lahat, ang mahal talaga nung ano nila eh, nung mga hero nila dito, yung mga bunny, yung mga ano, mga binibenta na sa NFT. So, ang mahal nun, mga kamulti. Baka pag nilabas nila talaga yun ng ano, tas PVP. Hindi ko alam kung yun yung magiging PVP nila o sa may eto dito. Sana ba yun? Sana yung namimingwit dito? Eto. Yan o. O dito yung magkakaroon ng PVP. O doon, mismo doon sa mga ano na yun. Kasi may mga, yan. Labanan dito, at saka labanan doon sa mga NFT na, yun na nga, yung mga bunny na mga nando doon, o yung mga binibenta nila doon. Mahal yun, mga kamulti. Siguro, pag nilabas nila doon, magkakaalaman. Kaya siguro, ilabas nyo siya pag may iba pa kayong update na ano, na pwede pang i-update. Lahat-lahat isolid nyo bago nyo ilabas yun. Mas maganda kasi talagang parang matibay na matibay yung games, kasi dun magkakaalaman paglabas ng mga NFT na yun eh. Yun oh, nakaharvest pa tayo ng tubig, mga kamulti. Pag meron na kayong i-harvest, harvest nyo agad, mga kamulti, kasi napupuno tong well na to. Okay.
pansinin niyo yung mga narugpull. Diba, NFT agad yung nilabas nila. Tapos, kuha ka nito, buy ka nito. Tapos, yan. Tapos, yung kita nila, di ba? Uy, 1 week ROI, 2 weeks ROI. Ito, 4 months ROI. Okay? 4 months, 3 months ROI. Depende kung gaano ka kagaling. Kung paano ka dumiskarte. Lalong-lalo na sa trading. Pero, at least, buhay yung games, di ba? Yun yung mahalaga doon. So, yun na nga sinasabi ko. Una, alagaan mo lang yung games mo, okay? Continue mo lang kahit pa konti-konti yung kinikita mo. Continue mo lang kasi balang araw, talagang makikita mo lumalaki yung farm mo, tapos kumikita ka na, di ba? So, yun lang yun mga kamuldi. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nanood, okay? Lagi ko naman sinasabi yan eh, maraming salamat sa inyo, okay? Salamat din pala sa lahat ng mga sumuporta at nag-subscribe sa akin. Maraming salamat mga kamulti. Pag na-reach ko ang 500 subscriber mga kamulti, pansin nyo naman, nag-i-improve naman yung pag-YouTube natin mga kamulti. So, pati yung video natin, yung editing natin, nag-improve, di ba? So, talagang medyo inaral ko rin ng konti kasi nung una kung ano yung nakita nyo dati, kung paano ako gumagawa ng video is raw yun. Raw na raw. Walang edit doon mga kamulti. Kung ano ako nagsimula, hanggang dulo walang edit yun. Kaya napansin nyo, pinapatay ko, hindi pa rin namamatay. Kasi hindi ko alam kung paano ko i-edit eh. Basta inilalagay ko lang dito tapos yun, nilalagay ko na sa YouTube. Ngayon, raw din naman siya, wala siyang ganong edit, pero at least napuputol ko na pag mayroon akong hindi gusto. May tinatanggal ako. Plus marami na rin akong mga nalalabas kung ano-ano. So maraming salamat din pala sa mga nagtiyaga na nanood ng video natin dati. Salamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Okay, yung mga nag-subscribe sa atin, pwede naman natin ilagay yung referral code nyo dito, no? I-type nyo lang, binablock nga pala pag nyan nyo. So isulat nyo na lang ng siguro, surat nyo ng paano, pa hindi number, kasi pag number na binablock niya, i-sentence nyo na lang para mabasa natin kung ano yung pwede natin ilagay. So sa ngayon kay Binigno Aquino yung ilalagay natin. So lahat ng papasok na bago, okay, yung mga makakagusto ng Craft Bites, ako na bahala sa update sa inyo, pero gamitin nyo yung referral code ni Binigno Aquino sa taas, okay? Andyan lang siya, so kayo nang bahala, okay? Binigno Aquino, nagamit ko na pala yung dati mong referral code, no? So, kasi dati maramihan, ngayon siguro try natin isa-isa kasi kawawa naman yung iba, no? Sana makakuha din sila ng ano, ng mga papasok at magkakaroon ng interest sa laro na to, yung mga future na mag-earn sa games. Okay, sana makakuha sila kasi magmalaking tulong yun eh, yung mga nakukuha sa referral. Okay, malaking tulong talaga. Katulad sa akin, ang dami kong animals. Ang dami ng animals natin mga kamulti. Referral lahat to mga kamulti. Salamat sa mga pumasok sa referral natin. Nga pala sa susunod, ano, magbibigay tayong reward. Lalong-lalo na kung ginamit nyo yung account ko. Ngayon, gamitin yung account ni ano, Binigno Aquino. Saka natin pag-usapan yan. Susunod, magbibigay tayo ng reward. Lalo na pag na-reach natin yung 500 subscriber, magbibigay talaga tayo ng reward mga kamulti. So, lalong-lalo na sa lahat ng mga mostly nanonood ng video natin tapos tumatangkilig sa atin, no? Salamat sa lahat na nanonood. Salute sa inyong lahat. Reminders nga pala mga kamulti, kung nagustuhan mo ang video na to, libre lang mag-like. Walang bayad ang mag-subscribe. Salamat sa lahat ng nanood. Salute sa inyong lahat.